mga lugar o lungsod na lumalago sa pamamagitan ng mga pagsisikap sa komersyo at sa komersyal hanggang sa mga naitayong muli pagkatapos ng mga giyera at natural na mga sakuna. Hey, what's up, perp? Rockstar TV here. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang hit ang subscribe button below and click the notification bell para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Ngayon, pag-usapan natin ang 15 sikat na mga lugar at ang kanilang pagbabagong anyo. Number 1, Dubai. Sa mahabang panahon, ang Dubai sa United Arab Emirates sa Persian Gulf ay kilala bilang isang fishing village at isang trading port. Ang mabilis na paglaki ay dumating noong 1970s at 1980s nang ang isang international na paliparan ay itinayo bilang isang stopover point at ang lugar ay naging kilala sa kalakalan ng langis. Sa mga araw na ito, ang Dubai ay ang pinakamalaki at pinakamaraming population ng lungsod sa rehiyon at isang turista sa Mecca. Number 2, Singapore. Ang Singapore sa Timog Silangang Asya ay ang nagpapatuloy sa mga proyekto sa reclaim upang madagdagan ang lugar ng lupa na magagamit. Mula noong 1960s, nadagdagan ng Singapore ang kanilang kabuo ang lugar sa lupa ng halos 23% sa pamamagitan ng reclaim ng lupa at ito ay nakatakdang mapatuloy hanggang 2030. Number 3, Sydney. Ang mga arkeolohiko na paghukay ay natuklasan ang katibayan na ang katutubo ng Australiano ay naninirahan sa lungsod na ito na may tuwing na git sa 30,000 years. Mabilis sa mga 1930s at ang kolonyal na lungsod ay sa gitna ng Great Depression na nakaapekto sa marami sa buong mundo. Ang sikat na Harbour Bridge ng Sydney na itinayo sa panahong iyon ay nagbibigay ng trabaho sa mga manggagawa. Ngayon, nago bilang isa sa pinakamahal na lungsod sa mundo. Number 4, Berlin. Ang Berlin sa hilagang silangan ng Alemanya ay sinasabing ang pinakamamigat na bumba sa lungsod sa kasaysayan. Malaking lugar ang nawasak noong World War II. Kasunod na ginugol ng lungsod sa paligid ng 15 years na hinati. Sa literal, sa pamagitan ng isang pader sa pagitan ng silangan at kanluran na pinaghihiwalay ang mga resident nito. Ang kabisira ng Alemanya ay ang Berlin, isang maunlad na lungsod sa Europa ngayon. Number 5, Paris. Ang Paris, noong unang bahagi ng 1990s, ay isang pinapaboran sa bahay ng maraming mga artisano at mga inteligente. Ito ay naging ganoong daan-daang taon at nawat ito ay magpatuloy na maging gayon. Servius Plate, ang Eiffel Tower na itinayo sa pagitan ng 1887 at 1889 ay isa pa rin sa pinakilala at binibisita ng mga struktura kahit saan sa mundo at isang item na listahan ng bakit para sa marami. Number 6, London. Ang London, ang kabisera ng Inglaterra, ay isa pang lungsod na mayroong kasaysayan ng mga taong naninirahan sa lugar sa loob ng libo-libong taon. Ang Covent Garden Underground Station na kalarawan ay bukas mula noong 1907. Ang Covent Garden ay dating isang frutas at veggie market. Sa mga araw nito, ang aktibidad sa paligid ng Old Square ng merkado ay patay sa sining, pasyon, entertainment at turismo. Number 7, New York. Ang New York ang pinakasiksik na syudad sa USA. Sa larawan mula noong 1932, maaari mong makita ang Empire State Building na itinayo noong 1930 at marami sa iba pang mga gusali na itinayo sa panahon ng industrialismo noong 1800s hanggang sa mga unang bahagi ng 1900s. 50 taon sa noong 1988, ang mga modernong skyscraper ay nangibabaw ang mga skyline. Ilipat sa 2013 at ang kambal na tower ng World Trade Center ay nawala. Number 8, Los Angeles. Maraming mga tao ang mayroon ng inkling na ang Los Angeles ay mayroong kasaysayan ng kolonya ng Espanya. Ang pangalan ay nagbibigay sa ganoong paraan. Ano ang hinding alam ng maraming tao sa ibang lugar sa mundo ay mula noong 1821 to 1847, ang Los Angeles ay talagang bahagi ng Mexico. Ang Hollywood Hills, kalaunan ay nagsama sa lungsod noong bahagi ng 1900s. Tanging ang downtown LA at ilan pang mga suburb ang may mga skyscraper sa kanilang mga distrito ng gitnang negosyo.
Ang natitira ay nakaharami ng mababang gusali. Number 9, San Francisco. Noong 1906, ang San Francisco sa Estados Unidos ay tinamaan ng tinatayang 7.9 na lakas na lindol na sumira sa malaking bahagi ng lungsod. Ang gusali sa kanan sa Union Square, ang St. Francis Hotel ay nakaligtas sa pag-ilig na may maliit lamang na pinsala. Ang mga gusali na orihinal sa kaliwa ng imaheng ito ay hindi magagawa. Number 10, Hong Kong. Ang Hong Kong ay isang kolonyal ng British Empire mula 1840s hanggang 1990s. Bukod sa isang panahon ng pananakop ng mga Hapones sa panahon ng World War II. Sa itim at puti na imahe, makikita mo ang impluensyang British. Hindi lamang sa mga estilo ng mga kutsi ng English double-decker bus, kundi pati na rin ang pagtatak at pagsasabi ng mga karatula sa kali. Ang sobranya ng Hong Kong ay naibalik sa Demokratikong Republika ng China noong July 1997. Number 11, Istanbul. Ang Istanbul sa Turkey ay isang lungsod na transcontinental. Pinaghiwalay ng tubig ng Bosporus Strait. Sumasaklaw ito sa mga lugar ng lupa sa parehong Europa at Asia. Sa oras ng itim at puting litrato, noong mga unang bahagi ng 1990, ang Istanbul ay maging kabisera ng Turkey. Isa pa sa mga sinaunang lungsod ng mundo, ang Istanbul ay isang tanyag na patunguhan para sa mga makasaysayang arkitektura. Number 12, Rome. Ang Colosseum sa gitnang Roma, Italia ay ang pinakamalaking amphitheater na itinayo at nakatayo pa rin sa halos 2,000 years pagkatapos ng construction nito sa pagitan ng 70 to 80 AD. Sa kasikatan nito, naisip na magtataglay ng mga madla ng hanggang sa 80,000 katao. Nasira ito ng mga lindol at pananakaw ng mga bato sa mga nakaraang taon. Ngunit nanatiling isang mahalagang paghinto na dapat makita kapag nasa Roma. Number 13, Toronto. Ang multicultural na Toronto sa Canada ay naharap sa mga panahon ng mga pangunahing muling pagtatayo ng mga ilang bisis. Noong 1904, ang apoy ng Great Toronto ay nawasak ang malaking bahagi ng downtown area. Pagkatapos ay noong 1950s, ang isang bagyo ay nagdulot ng karagdagang pinsala at pagkasira. Ang lungsod ay lumalaki at may kasama ramihang mga modernong gusali na tumaas na ginagamit para sa parehong layuning, pangkalakal at tirahan. Number 14, Madrid. Ang Madrid ay ang kabisera ng Espanya, ay isang lungsod na nais na buong kapurihan na mapanatili at ipakita ang kasaysayan at pamana nito. Kung ikaw ay isang buff ng pelikula o isang fan ng Art Deco, ang Cine Dori ay isang sinahan sa gitnang Madrid na tinayo noong 1923. Isang ganap na gumaganang sinihan. Nagtatampok ito ng mga pelikula araw-araw sa tatlong sinihan ito. Number 15, Milano. Ang Milan sa Italy ay tahanan ng kamanghamanghang Gothic Cathedral na itinayo sa pagitan ng 1386 at 1577. Ito ay isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Kilala ngayon bilang isa sa pangunahing mga kapital ng fashion ng Europa. Ang Milan ay isang halo na moderno at sinaunang umalat sa isang lugar na 1,900 square kilometer. Yun ang 15 sikat na mga lugar at ang kanilang pagbabago anyo. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sana huwag kalimutang i-hit ang subscribe button below and click the notification bell para palagi kang update sa mga next videos na i-upload ko.